Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakang Lakbay. Ang pagsasaluhan po natin ngayon ay halabos na sugpo. In-steam na ampalaya. Talong. At okra. Meron din po tayong bagong isda na may siling labuyo. Kisadong bagong alamang. Ito yung mansila. Diyan po natin sili. Kain na po tayo! Mabuhay! Welcome po sa Pinilakang Lakbay. Ito na naman po, nag-asalo-salo na naman po tayo. Bago po tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa grasya na baligan niyo po sa amin sa araw na matatapos na po ang isang linggo, sabad na po bukas. Tanaway, makapagpahinga po ang mga OFW, mga Pilipino na matalas sa abroad. Marahubay pa na sa pisa na po. Kami makakain po sa kanyang halapag kami ng kami pong lahat po sa tao pong lahat ng tao sa buong mundo sa ngayon ni Jesus. Amin na salamat po ng Lord. Basahin na po natin. Ang pagsasaluhan po natin yan, ito. Ito po. Halabos na sugpo, saka po ano, steam na okra, talong, saka ampalaya. Yan. Meron din po tayong bagong alamang na may sili. Ito po, ginamos o bagoong pong isda. Marami pong siling labuyo. May nilagyan pong konting suka. Ito yung mansi at meron pong sili. Pisa na po natin. Kamusta naman po ang araw ninyo? Mag-weekend na po. Sana makapagpahinga po kayo ng maayos. Makasama pamilya, makatawag sa Pilipinas. Hindi po kumakain sa balkon dahil mahangin pa rin po, saka malamig. Medyo maulan. Normal po dito kapag early summer, ganyan. Pero after 2 weeks, warm na po. Medyo mainit na. Muna natin, baka lang ang kianin. Hindi po ako nakabili ng lemon. Sana po natin itong sugpo. Hindi po siya ganong kalakihan. Yan po. Ayosan po. Sarap po, malamis na miss. Walang isang sasok dito po sa tayo mansi. Kasi hindi ko po maubos kaya gamit po tayo ng serving utensil.
Social serving utensil. Ito pong talong eh, yung talong po dito malalaki. Saan natin sa sukang, may ginamos o bagong isda. Diyan natin ang siling labuyo. Konting bagong alamang. Oops! Palaya. Tama-tama po yung talong, hindi overcooked. Nakakamiss po talaga ang ano, mga gantong gulay. Lalo sa Pilipinas. Ito po eh, kamahalan din po eh. Siyempre nasa abroad tayo, inisip lagi natin padala. Kahit minsan i-treat natin yung sarili natin. Kasi pag nagkasakit naman tayo sa parang sakripisyon natin, ay maapektuhan. Kaya i-treat natin yung minsan yung gusto natin kainin. Pag kumakain po ako ng hipon yung medyo malambot yung balat, ang natitira lang po yung ano, yung matigas na parit sa ulo, pati yung balat kinakain ko po. Pero ito soup po kasi matigas yung balat. Hindi naman siguro. Ah, hindi pwede. Sa Bulacan, napakarami pong gulay, lalo na pag araw ng palengke, tiyangge. Napakasarap pong mula, ang mumura po ng mga gulay. Kasi kalimitan po yung mga gulay na binibenda sa Balintawak Market, Nepak Humart, kagaling po sa ano, Bulacan. Mga talong, ang palaya, sitaw, yung mga pangmamainit na gulay. Kamatis, sibuyas, sibuyas, karamihan, Ilocos. Lami! Namit! Naimas! Manyaman! Alam niyo po yung lasa ng bagoong munis na nakagyan ng suka. Tapos maanggang tapos yung juiciness ng talong at bitterness ng ampalaya at stickiness ng okra. Oh, oops. Namay po. Mapapasosyal ka talaga. Hindi po. Sa probinsya talaga. Pagkato po ko ng napakasarap. Sa iba po ano, tulad ng Kabisayaan,
yung nilaga pong kamote sa ibang parte po ng probinsya. Nilagang kamoteng kahoy, o kaya saging na saba, o kaya mote. Tapos ganito pong sarap. Tapos manghang na manghang. Ito pong labo yung nasabagaw na isda, no? Buro po, kaya hindi na masyadong manghang. Medyo malaki. Hindi ko na po kain yung balat, medyo makunat. Mas masay, alam pong kainan na ganito kasi sa toyo mansi. Pero pag may kanin, masarap may toyo mansi. Kaya suka lang na may sili. Ang ampalaya po, linisin nyo lang, pwede nyo pong ilagay sa freezer. Natutunan ko po dito. Yung ampalaya naman po, ilagay nyo po ng buo, kaya hatiin nyo po sa gitna. Pag-alaga po, hatiin nyo sa gitna. Pwede nyo pong ilagay sa freezer. Kasi kung tag-ulan, hindi makapagpatubo ng gulay o may gulay kayo sa freezer. Natutunan ko po dito yan eh, sa mga Thai, ang gagaling nila eh. Sa mga pag-preserve. Sa kapag i-imbak ng mga pagkain. Wow! Ang Tagalog po, ano, no? Para kayo nanonood ng Sedi, saka Princess Sara. Sedi, hinahanap ka na ng iyong lolo. Kay Princess Sara naman, yung kanyang paboritong kontrabida. Si Mrs. Minchin po ba yun? Mrs. Minchin, maglalaga na po ba ako ng patatas? Puro patatas po, ano? Kapag ang okra po, yung ampalaya, kapag medyo bata pa, huwag nyo pong i-overcook. Kasi tender po, masarap. Lalo na yung okra, napakasarap kapag isang singaw lang. May matanggal lang po yung mikrobyo. Mas masarap kayo may tanim, organic. Ano nga po pala ibig sabihin ng organic? Hindi po ginagamitan ng chemical. Yun po. Katulad po ng itsura ko, organic. Wala pong siyensyang ginagamit. Ay, mayroon po pala. Toothpaste, shampoo, yun. Hindi na pala ako organic.
Maganda po ulam niyo sa labas. Lalo na nasa ilalim kayo ng manggahan. O kaya lakasan ng puno. Napakasarap. Kami pong magbabarkada ng maliit eh. Ganto po. Picnic-picnic. High school. Picnic po sa dam. Sobrang sarap mo kumain pag ganito. Pagpupunta sa palengke, kalagay sa bilaong maliliit yung mga isdang maliliit, hipon, mga talong-talong pa. Pakasarap. Labuyo po itong ani, sili, kaya tinatanggal ko po yung tanggay. Nakalimutan ko rin po isang karton kasi nanay ko paborito yung mga dramang karton. Sedi, Princess Sarah, Patras. Tapos may isa pa yung maliit na bata. Yung lolo niya, lagi silang gumagawa ng keso. Kalimutan ko po yun eh. Kaya po kasi pumapasok isang ganito. Pag kumakain po ako ng ganito, kadalasan pinapalabas po yung bago magtanghali. Kapag kakain kami, naalala ko po yung mga ganong karton. Excuse me po. Pag ganito po pagkain, parang hindi ako nabubusog, lalo na po yung halabos na alimasan sa sukang may sili. Okay, burong talang nga po. Iniisip ko pa rin po yung karton na maliit na bata kasama yung lolo niya. Sarap po itong siling labuyo kapag naburo na eh. Medyo maangang-angang na maasim-asim, na maalat-alat. Tapos pag kinagat niyo po, malutong. Yun yung maliit na batang babae sa kalolo niya. Sabihin ng lolo sa batang babae, tara tutulungan kita. Ah, tara tutulungan.
tuturuan kitang gumawa ng keso. Dahil mag-umpisa na ang niyebe, kailangan mag-imbak na tayo ng mga pagkain. Mga ganun po yung mga boses eh. Nung patras po yung Dog of Flanders. Magtitira po ako mamaya ng anong kalating talong sa kahit mong palaya. Napakasarap po iyo pong hindi ko naman po magusto ngayon lagi po sa rib. Saka okra. Napakamahal po kasi kaya itong hipon din naman po po may kamahalan din dito. Pero minsan mayroong sale. Kapag summer po medyo mura. Ayun! Naalala ko na po yun, Heidi. Si Heidi pala yun. Gulat kayo na parang kung ano yun. Si Heidi. Sabi ng lola niya, Heidi! Tahan-dahan sa pagbuhat ng timba, ng gatas sa timba, baka matapon. Kaya ko po ito, Lolo! Ganon, di ba? O, Heidi, gagawa na tayo ng keso. Habang nilalaganap ko ang mga patatas sa ating sabaw, mga ganon, ang sarap pakinggan po, ano, pag gagawa tayong sabaw, patatas na sabaw. Dumating po kasi ako dito sa Finland. Naranasan ko po yun, yung mga nangyayari sa panahon. Yung mga summer, kasi four seasons dito eh. Yung kasabihin, di ba, ng Lawrence ni Heidi, nag-aalisan ng ibon, mag-umpisa ng taglamig. Ganun din po rito, nag-aalisan na po yung mga ibon. Tapos magdadating naman yung mga ibon, o nagdadating na ng ibon, darating na ang tagsibol. Ganun din po rito. Kaya, dati mga walang orasan pero sa mga ganong galaw ng kaligasan o nalalaman na po kung ano yung panahon na darating. Parang sa amin po sa probinsya sa Bulacan. Wala kasi namang mga wrist watch yung orasan po sa ganito. Pagising po, nagigising ang mga magsasaka, tao, pag tumilaok ng manok, maga na. Kapag tanghali naman po, yung anino nyo tapat sa inyo, nakatapat sa paan nyo. Well, sabihin nung tanghalian na, pupunta na po yung mga
nanay sa bukid, kumakasa ka mga kapintero. Nakalagay po sa basket yung mga pagkain, nakabalo sa daan ng saging. Naku, napakasarap. Tapos, dyaryo, daan ng saging. Kaya ang kalikasan yun eh, hindi ma-plastic, walang ganap. Tapos pagdating naman ng alas 6, yung pong mga bulaklak ng kalabasa, titiklop na po yun, ibig sabihin hapon na, gabi na, alas 6, uwian na. Carpentero po kasi father ko eh. Huwag niyo po sasamig carpentero lang. Dahil napakahirap po ng trabaho ng iba. O kung ano man po trabaho ng inyong magulang. Huwag niyo po sasamihin lang. Dahil sila po nagbibigay ng pagkain sa pagkainan. Para mabuhay. Ayun, pag-uwi na father ko. Nanay ko lagi nakaluto na. So ano ulam natin? Pangat. O kaya pesang isda, pakbet, pritong isda, kaya dapat may sabaw lagi. Sinigang sa miso. O kaya sinigang sa bayabas. Madalabahin ko, mahilig din po kasi sa paksiw na isda, yung ayungin, alukaok. Saka yung biya, yung mga talimusak, malilinis isda. Tapos, o kaya pangat sa kamatis. Sana lang po, nasog po. Mataas po kasi sa uric acid, kaya ingat-ingat po. Ingat-ingat din ako sa pagkain. Lalo po ngayon, kabe-birthday ko lang noong February, kaka-22 ko lang. Oh. Kaya na kailangan, ingat-ingat. 22. 22 ang isip. Isa pa nga. Pakasarap po. Nakakain lang din po ako ng sugpo nung umuwi din yung kapatid ko galing abroad. Dito pa sa Finland, siya po yung naon eh. Yun, lahat po ng nang gusto namin kain-kain. Tapos sabi niya, papagawa siya ng bahay para sa parents namin. At nangyari po talaga yun. Napakabait po talaga ng Panginoon. Napakabait po ng kapatid po na yun.
sa Cebu. Paano po, maraming salamat po sa pagsabay. Bago po tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa napakasarap na grasya po. Maraming salamat po at nakakain ka po yung gusto ko. Makigabay po mga OFW sa ano pag-uwi po nila. Meron po silang makakain sa kanilang pagkainan. Makabay po natin sa Abunaway. Ayos po kanilang weekend. Kababay po namin sa Pilipinas kahit pong lahat ng tao sa buong mundo. Maraming salamat po Panginoon sa kanilang Jesus. Amen. Paano po? Makita po tayo maya sa greeting and shoutout portion. Hello po, dito na po tayo sa greeting and shoutout portion. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers. Maraming salamat po sa mga nakasama po nating mga kaibigan, kapuso, kapamilya. Isang pamilya po tayo dito sa Pinilakan Lakbay. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Umpisa na po natin ang greeting and shoutout portion. Kamusta po kay Christine Joy Reyes? Sabi niya po, kamusta daw po sa kanyang jowa, asawa na si Bimbo Maragit. 6 months wedding anniversary na daw po sila sa noong April 28 po ang kanilang 6 months wedding anniversary. Wow, sweet naman. Happy 6 months wedding anniversary po sa inyo. Kamusta din po kay Olivia Villarente from Almaty, Kazakhstan. Ingat po dyan lagi. Salamat po. May pinababati po si Sir Mar Anthony Lopez. Hello daw po kay Ann Taga from Prime Ann Ann Taga Taiwan. Sorry. Kumusta from Sir Mar Anthony Lopez kay Ann Taga from Taiwan. Kumusta po kay Ili o Ilu? Ili, Ilay. Ang spelling po eh I-L-Y. Ilay or Ili. Shout out po sa kanyang tatay sa Kuwait na si Dolan Alembuyugin. Sabi po ni Ilay o Ili. Shout out po sa kanyang tatay na nasa Kuwait na si Dolan Alembuyugin. Ingat po dyan tayo sa Kuwait. Kamusta din po kay Andrew Espanyol. Kamusta po? Josefina Hilomen, sabi na po, hello po sa kanyang husband na si Danny. Pasensya na po kung hindi ko po nasama sa shoutout na misread ko po, hindi ko po napansin sa aking sinulat po. Pasensya na po. Ayun ulit po si Josefina Hilomen, hello po sa kanyang husband na si Danny. Kamusta din po kay Edita Pastrana. Hello daw po sa kanyang sister na si Melly, brother-in-law na si Vinny. Naka-bakasyon daw po sa Pinas ang kanyang sister at si brother-in-law Vinny. At hello din po sa kanyang mga kapatid. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa panood po ng Pinalakan Lakbay. Greetings from Edita Pastrana. Hello po kay Mark Oz Allen Morales. Shout out po kay Mark Morales. Hello kay Mark Manalag and Carl Marino. Sabi niya po, shout out sa kanila from Chicago, USA. Salamat po sa mga taga USA. Ingat po dyan. God bless po. Kamusta din po kay Rose Ignacio from Kuwait. Hello daw po sa Ignacio family. Hello po sa mga taga Ignacio family. Maraming salamat po sa pagbisita sa Pinilakan Lakbay. Shout out din po kay Onyx. Shout out to Jerry Chop Chop. Ganda naman, Chop Chop. Jerry Chop Chop. Hello din po kay Benilda Loves Food. Mag-English po ako ngayon kasi hindi po siya nakaintindi ng Tagalog. Hello to Benilda Loves Food. 30 years with her American parents. Thank you so much for dropping by and I really appreciate that you subscribe to Pinilakan Lakbay. Where we are family here and the content of Pinilakan Lakbay, excuse me, I always do mukbang and try to promote the Filipino culture, food, tradition. I'm just enjoying the food. This is not a mukbang challenge.
So every time I have some leftovers, so I have to put to fridge and eat it later. Just a typical Filipino eating a single meal or multiple meals. Thank you so much for your time. Enjoy the time with your parents there in USA. Thank you so much. Have a great day and God bless. Ah, English! Diretso na po tayo. Hello din po kay Irma Esquadro. Sabi niya po, lagi po silang nanonood ng kanyang asawa from Edmonton, Canada. Kamusta po sa mga taga-Canada? Maraming salamat po sa pag-subaybay po, pagsama po sa Pinilangang Lakbay. Kamusta din po kay Lady ASMR. Sa atin pong laging nakasama na si Fujiko Tora Chibe, Becky Moore, Jackie Liamado, Rawis Page, Mom Life, Anthony Andrew Ruiz, Ms. Herche S. Rahim, Happy Chicks, Nanay Salud Buison, maraming salamat po at okay na po inyong kalusugan. Patrick Echevarria, maraming salamat po sir sa mga nakakatawang mga childhood memories saka high school and college memories. Maraming salamat po sa pag-share. Maraming salamat din po kay Sir Mark Anthony Lopez sa mga encouragement. Nanay Pilar Tadeo at Tatay Eddie Tadeo, maraming salamat po sa inyong suporta lagi. Natasha S., salamat po. Cheryl Betts, get well po. At kay Sir Tan, maraming salamat po. Doon po sa mga hindi ko po nasama ngayon sa greeting and shoutout portion, pasensya na po, pipiliti ko pong basahin po lahat po ng comments sa mga videos po sa Pinilangang Lakbay. Kung gusto niyo pong mabilisan na greeting at may gusto kong shoutout, pwede po kayo mag-commit sa mga bagong latest videos, sa mga latest videos po. O pwede niyo pong i-like yung Pinilangang Lakbay po sa Facebook. Time dyan lang po, Pinilangang Lakbay. Makikita niyo po yung pagmumukha ko doon, kumakain. Mag-message lang po kayo, private message, kung sino po ang gusto niyo i-greet o i-shoutout. Maraming salamat po sa inyong oras po lagi. Sana po positive na lang po tayo lagi para po maganda yung dating po sa ibang tao. Napakasarap pong mabuhay sa mundo kapag positive po lagi. Maraming salamat po sa araw na inilaan po na naman ninyo sa pagsabay. God bless, ingat po lagi at magandang araw po sa inyo lahat.